Hirap nga ni hong maglakad ngayon dini sa bukid mga kamangyan dahil ilang araw na hong ulan ang ulan dini. Sabi pa nga ni hong nung ilan sa inyo, akala ako ay nasa ilog. Abay, kung ilog yan ay kanina pa ako sumisidan. May ano, pwede pang maglakad-lakad diyan dahil wala pa namang tanim. Pero sa mga susunod na araw, naku, bawal na. Talagay masisigawan kayo ng may-ari diyan ha. At dahil nga ni ho, dini kami makain ng tanghalian, ay di ayan at daladala ko ho dini aring karning manok na binili ho ni tatay kanina sa palengke. O diga sa bukid pa dumayo ng luto, pinahirapan pa mga sarili, huy. Ay diga ho, nabanggit ko na sa inyo dati pa na gusto ho talaga namin magluto at kumain ho dini sa bukid. Dahil ho, para na rin kami nagapiknik. Yun naman, sinimulat ko na rin hong ugasan aring karning manok at sadya ho na puro hita yaan. Gawa nang yung pinakambuto ho diyan ay agamitin ko mamaya. Pagkatapos kumaugasan ay diyan si tate at nagintindi na rin diyan. O diga, dala-dala na rin dito yung salagayan ng uling. Ano, hindi naman makapagluto ng ayos kapag kahoy ang gamit. Dinilagay ko na din yung tulyase dahil ang una kong agawin ay apakuluan ko muna yung karning manok. Nakalimutan ko naman din kung anong tawag doon sa luto na agawin ko ngayon. Kasi kapag naalala ko na ya, sabihin ko sa inyo ha. Alam niyo naman o, kapag garning ako nagapakulo ng mga karne, kailangan talaga inalagyan ko na agad ng mga pampalasa. Para pagkatapos mapakuluan, may lasa na agad yung karne. O diga, minsan kailangan talaga natin matutunan yung mga gayong-gayong bagay para pag nag-asawa na, di madali-dali na. Uy! Bali yun naman ay bawang sibuyas, paminta at asin lang. Kayo naman, kala nyo naman ikaw alam agad eh. After ilang minutong pagpapakulo, ayan, nilipat na yan dyan sa tabi ni tatay dahil alipat ko naman doon sa isang lagayan para syempre mapalamig-lamig na. Kaya ko rin naman yung pinakuluan ay dahil nga ni, kailangan ko talagang kunin diyan yung pinakang laman. Kumbaga, iahiwala yung laman doon sa buto. Inisa-isa ko yung pagkuha doon sa karne dahil gusto ko na naman pahirapin yung aking sarili. Habang pinapalamig ko yung karne, ay pumunta naman ako din sa isang tabi para hubalatan aring patatas. Alam nyo gawa, marami kami makain na rin, pero yung mga kasama ko andun lang sa isang tabihan at chill ng chill, aba naman. Buti nga ni, pagpunta namin din eh, tumila-tila yung ulan. Aba Lord, kabait mo sa amin ha. Kapag nga ni kay nanay, may pillar naman doon sa bahay. Eh, hindi man din nila din eh. Ay, ayan tuloy, at ako nahirapan na naman sa pagbabalat din eh. Parang din ako nagabalat ng mangga diyan, aray ah. Dahil nagkatipid naman kami sa tubig, kako, yung pinagpakuluan na nung karneng manok, ay dito ko na rin apagpakuluan aring patatas. Yun yung mga diskarte ng mga nanay. Ay, pwede na talaga. Kaya ko rin nung pinalamig yung karneng manok ay dahil nga ni gayan yung agawin. Aba, eh kung sobrang init yan ay mapapaso naman ang kamay. Huwag niyo naman nung kami aawayin, kami ay nagugas ng kamay. Eh, siyempre kami makain niya, ano ba naman. Ay, dahil yan, tinawag ko na nga ni Hudian si Julina, kako, itulong-tulongan naman ako para naman mapabilis-bilis naman aring pag-iintindi din. Lagi nang humilata doon. Kasi pagkabangon ay makain na lang ang init. Hala, bakit dito pa nagsir mo? Nakakayaw eh. Habang nagawa nga ni Hudian namin yan mga kamangyan, ay natatawa kami, gawa nang naalala ko nung bata pa ako. Inatakasan ako ni nanay at ni tatay kapag mapunta ho sila ng bukid. Gawa lang siyempre bata pa gusto lagi ay masama kung saan mapunta ang magulang ano. Ay ngayon na malaki na ako, ako na yung natakas. Natakas naman, papunta din sa bukid. Hindi naman dun sa pakikipagkita kay ano. Hala, dinilipat ko nga ni din sa isang tabi aring mga buto dahil agamitin niyaan mamaya. Tapos yung mga laman na nakuha, ay kailangan pa na medyo pinupinuhin. Kaya nga ni aring si Julina ay kumuha na ng gunting para daw mas mabilis. Ay nakabantay na nga ni yung aso di, yan at kanina pang gutom. Pasensya ka na. Ay dinilipat naman sa isang tabi, hiniwahiwa ko na yung cheese na kailanganin din mamaya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalala kung ano yung luto na agawin doon. Ay, binaman. Dahil nga ni, malamig na rin na rin patatas, ay di ayan at nilipat ko na din sa isang lagayan. Bali, adurugin din ho yan mga kamangyan dahil yan ay alahok din doon sa chicken mamaya. Wow naman. Dahil nga ni, malamig na rin na rin patatas, ay di ayan at nilipat ko na din sa isang lagayan. Bali, adurugin din ho yan mga kamangyan dahil yan ay alahok din doon sa chicken mamaya. Wow naman. Aba, talaga nagpakasipag si Julina. Mukhang matindi ang pangangailangan na rin ah. Maya-maya ho mga kamangyan, nung okay na, ay di pinagsama ko na ho yung patatas at saka yung karne. Naglagay na rin ako ng harina diyan, mga isang timba lang. Ay, napakadami. Siyempre, asin at paminta na muntik pumalipad ng hangin. Naglagay na rin ako ng paprika powder. Meron naman ho niyan sa parengke. Tapos pagkatapos ho noon, yan at lamas-lamasin. Para masigurado na kumapit yung lasa doon sa isa't isa. Yan naman. Pagkatapos ho noon, ay dayan at hinanda ko na rin yung itlog na inutang pa yata sa tindahan ni tatay. Bali, tatlong piraso lang yan, pero kung gusto niya na 87, okay lang din. Oh, siyempre, may kusmex ni Ninsen. Tapos din, ay din naglagay na rin ako ng breadcrumbs. Ay, for the go. Bali, ang agawin pala din yung mga kamangyan, diga ho, yung karne na may patatas siya ka mga pampalasa, di alagyan nyo doon sa palad nyo. Tapos, alagyan nyo ng cheese. Tapos yung buto ng karneng manok kanina ako ninyo, alagay niyo doon. Tapos asip niyo lang din yun na parang hita lang din ang manok. O diga, pahirapan na naman. Pero sa tunay yung mga kamangyan, kapag kayo na yung magawa, hindi naman siya ganun kahirap. So perfecto lahat na kung may mga anak kayo diyan. Ay, sana or. Basta masip niyo na parang hita, saka niyo alagay doon sa itlog. Tapos doon sa breadcrumbs. Yun naman, ay kung ako makakakita at makain yan, ay parang man din pang isang lingguhan mo ng ulam yung isang hitang gayan. Ay, sobrang kalalaki naman. Daig mo pa ang parang hita ng kalabaw yan. Ay, sabi ko nga ni kay Julina din, baka alas 10 na ng gabi, hindi pa kami tapos din. Gawa nang tumawa, wala nang tumawa. Kaya kami lagi na lang napapagalitan ni nanay. Gayaan ang mga gawain. Ay, imbis na mapabilis ang gawain ay lalong nagatagal ay. Ay, ang nangyayari, hindi pa tapos yung isang gawain. Mamaya, mayroon na naman. O, ay di natambakan. Ah. 63 hours sa wakas ay natapos na rin kami. Kaya pwede na aring maprito. Huwag na ho kayong magtaka, yung mantika namin diyan 5 months na. Huy. Dahil nga, takot ako
tatalsikan ng mantika kahit hindi pa mainit, eh dinilagay ko na diyan. Basta ako kapag magaluto kayo ng garne, huwag talaga mainit yung mantika kasi nga ni mabilis maluto yung breadcrumbs. Luto naman na yung manok doon sa loob at saka yung patatas dahil di ka inapakuluan na kanina. Pero kailangan medyo matagal-tagal siya ang maprito para yung cheese doon sa loob ay matunaw. Eh kailangan yung ani ho rin pakabantayan mga kamangyan at yung ibang ani din ay nasunog na ari. Konting patalasas lang ho mga kamangyan. Ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango, gayaan. So ano na ho ang sekreto? Meron ho tayong 100 ml at saka ho 50 ml. Una ho ari Lacoste Pink at saka Spice Up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto niyo mag-amoy social, amoy yayamanin yan yung gamitin niyo. Next ho ay aring Hug Me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakaka-addict yung amoy as in gusto mong kagatin. Hoy! Next ay itong Meow and Yummy Bite. Kung gusto mong mag-girly-girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next, Enchanted Bliss. Habang natagal, nag-aamoy baby ka dito. Uy, binamay. Siyempre, may panlalaki din. Cool Water and Polo Sport. Parehas mabango yan as in, nakakapogi. So, ayun, ilalagay ko na lang ho ang link sa comment section. Ay, for the book. Namaya ang mga kamangyan sa wakas ay naluto na rin ho aring chicken potato drumstick. Yan naman, bo. Buti naman at naalala kung anong luto ari. Grabe ho, itsura pa lang na rin mga kamangyan ay nakakatakam na at mas masarap ho ari kapag gumawa ho kayo ng sausawan. Malang ginawa lang namin dito ay pinagsamalaan ho yung mayonnaise at saka ketchup. Tapos naglagay-lagay lang ng daon din sa ibabaw. Siyempre ho, pinatigma ko na rin yung mga kasamahan ko din eh. At ngayon lang din namin nalaman na hindi ho pala kami nakapagsain ng kanin. Tama. Kaya nga niyong magutom na kako, edi papakinalaan muna natin ari at magtira na lang para pang ulam mamaya. Hindi na ako makapaghintay, talaga nakulong ng aking chan. Ako nga ni, buti na lang at may patatas ari sa loob. Di kayo mabigat din yun sa chan kapag kinain. At hindi namin mararamdaman na wala kaming kinain kanin. Pero syempre iba pa rin talaga kapag may kanin. Yun talaga makakapagpabusog. Huy. Ay tawa nga niya ako ng tawa diyan. Gawa na nakita kong aring si tatay bago kumain. Ay nagsuot muna noong pustiso. Ari, Grabe yung mga kamangyan. First time ko lang magluto at makatikim ng garne at buti na lang at nagustuhan ho namin. Kaya ho kayo kung gusto niya rin gawin ari abo, dapat nasa bukid din ha. Huy. Sabi ko pa nga niyo, pwede rin pang merienda. Syempre pwede din naman pang ulam. Mukhang maasikaso lang ang siyang tingnan pero pag kayo na mismo yung nagawa, madali na rin talaga. Pag kayo ay nakagawa na rin, dalhan niyo naman ako din sa amin. At dahil ang dami nagka-comment sa inyo lagi, napakainin naman yung nag-video. Aba, syempre nakain yun. Pero ngayon, sige, susubuan ko para sa inyo. Alam niyo, kapag ako naiyamot, i-reveal ko na to. Huy! Ay, be, aasawahin. Pakakasalan, yes, I do. Hala. Ay, wala to, wala to. Huwag kayong ano dyan. Para kayong ano. Ay, grabe naman. Talaga yung mga kukurot. Dahil nagtatanong sa inyo mga kamangyan kung ano daw bagay yung sitaw up na inatukoy ko. Kaya unang sabi ko, ano yung sitaw up ay para sa mga taong gustong kumita kahit nasa bahay lang kagaya ko. Nakakatuwa ho na dito ho ay pwede rin palang magbakasyon. Wow naman. Wag ang daming order kapag sumakit na ho yung ulo nyo at na-stress na kayo, pwede ho kayo dito mag-pause o kaya naman ay mag-break. Para ho doon sa mga orders o kaya naman sa mga sales. For 7 days or 7 times kada buwan. So bali doon sa inyong account mga kamangyan, punta lang kayo doon sa product. Tapos ho, i-turn on nyo lang dyan yung vacation mode. So kapag ayun ang mga kamangyan, kapag pumunta kayo doon sa products tab, lahat ng mga products doon na nilist ninyo ay naka-unpublish na ho. So pag kayo, pwede na kayo magpahinga-pahinga diyan, mag-chill-chill, wow naman. Kapag feel nyo na pwede na ulit kayo magbenta, ready na ulit kayo, pwede nyo na hong i-deactivate yung vacation mode. Bale, turn off nyo lang ho yung vacation mode. Tapos ho, yung mga products doon magiging visible na ulit. So ayun ho ha, bawat month, pwede kayo magpahinga. Ay kung hanggang ngayon ho, ay wala pa rin kayong sitaw up, aba, i-download nyo na rin ho at gamitin ang aking referral code. Ay for the go. So ayun mga kamangyan, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, kasi hanggang dito na lang ang ating video at makuha muna ako sa bahay. Ito ko yung makakuha ng kanin. Talaga nagutom pa rin eh. Bye-bye, love you.